Again, guys, lahat po ng investment ay meron at merong yung bright side and dark side, or advantage or disadvantage, or yung tinatawag natin pros and cons. So for today's video, we will talk about the pros and cons of pag-ibig in P2. So before that, disclaimer lang guys, I'm not a financial advisor, I'm not a financial expert, hindi po tayo gumagawa ng video para po i-recommend sa inyo na mag-invest ka dito, but I will always show you the platform para po ano ba ang fit sa inyo financial goals. All that we say here is based on my experience, based po sa ating research, based po sa ating natutunan. So, please guys, do your own research. So, let's get started. So, once again, ano nga ba ang pag-ibig in P2? Meron po tayong nagawang video for that. So, ang pag-ibig in P2 is a voluntary savings program na ginawa para po sa mga pag-ibig member na gustong lumaki or gustong kumita ng higher dividends than pag-ibig 1. So, ano nga ba ang kagandahan ng pag-ibig in P2? Unang-una po sa lahat is flexible po ito. Or, it is simple and easily to access na pwede ka na pong makapag-open ng inyong pag-ibig in P2 through online. Pwede ka na rin pong makapaghulog sa kanila through online, GCash, Paymaya, online banking, or iba't iba pang mga platform. Makikita din po natin sa website kung paano tayo makapaghulog sa kanila. Maganda rin po dito sa pag-ibig in P2 is you can only invest minimum of 500 pesos. So, hindi po kagaya sa other platforms or other investment ay kailangan kang makapaglabas ng 10,000, 20,000, or more than that para po makapag-invest sa kanila. Dito sa pag-ibig in P2, pwedeng-pwede na po ang inyong 500 pesos. So, ano pa ang kagandahan nito is yung nagbibigay po sila ng dividends. So, dito sa pag-ibig in P2, yung kinita mong dividends, wala po yung tax, wala po yan deductions. And kagandahan pa dito is your money is guaranteed. Yung pera mong ininvest or yung principal amount ay yun din po ang babalik sa'yo after 5 years na naka-invest ka po dito. So ano nga ba ang dark side nito? Ang dark side nito is yung earnings natin. Hindi po guaranteed ang earnings natin dito. So kapag nakita po natin yung 5 years na performance nito is paiba-iba po kasi we can't predict what the earning will be. Yes, your money is guaranteed but the earnings is not guaranteed. Yan po ang dapat nating tandaan, guys. Bakit hindi guaranteed? Because hindi po natin alam kung anong mangyayari sa kinabukasan. Paano nga ba kumikita ang pag-ibig? Kumikita po sila through pautang din po, housing loans. So, kapag yung pinautang nila is hindi nakabayad, of course, maapektuhan ang ating mga kikitain din na dividends. Marami po yung factor bakit po natin nasabi na hindi po guaranteed ang ating dividends na kikitahan. So, pangalawa po na dark side dito is wala po yung capital gains. If we say capital gains, gaya po ng stock market or real estate na nag-a-appreciate po yung value, pwedeng tumaas yung presyo, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Pero dito sa pag-ibig in P2, hanggang dun lang po ang ating capital na in-invest. Hindi po talaga yan madadagdagan. Though we say that mag-earn po yan talaga ng dividends then. Pero yung capital, hindi po talaga mag-a-appreciate yan. Hindi po talaga yan tataas ang value. Hanggang sa dividends lang po tayo kumikita dito sa pag-ibig in P2. Pangatlo po na cons dito is your money is locked in for 5 years. So, yung pera mo ay naka-lock in, hindi yan gumagalaw, hindi po yan pwedeng i-loan na kagaya sa share capital natin sa kooperatiba na pwede nating utangin muna para i-roll, para igamitin din pang negosyo. Pero dito sa pag-ibig in P2, hahayaan lang po natin yung pera natin doon sa pag-ibig. Just invested it at kikita po yan ng dividends. Hanggang doon lang po for 5 years. So in case na magkaroon po ng emergency,
magkaroon po ng someone died or you got sick or merong hindi ka inaasahan ay kailangan mo talaga ang inyong pera, ay you will be forced to terminate your account, your Inbito account. Imbes na 5 years, kukunin mo na after 2 years. Pero, take note guys, kapag i-terminate po natin ang ating Inbito account, ay 50% lang po ng ating dividends ang pwede nating makuha dito. So nga guys, we should not put our emergency fund dito sa Pag-ibig Inbito dahil in case of emergency, talagang ipo-force po natin i-terminate ang ating Inbito account. So sayang din ang ating dividends na pwedeng makuha dito. If you don't want to work until you die, then you should look for another source of income or passive income. Let your money work for you. Huwag mo lang hayaan na ang iyong pera ay kainin ng inflation. So, yan lang po ang nakita po nating dark side dito sa Pag-ibig Inbito. Kung meron man kayong nakitang ibang bright side and dark side of Pag-ibig Inbito, please comment down below para po din malaman po natin. So, that's it guys for today's video. Once again, this is Evening at Grace saying sharing is caring. Bye. See you.